Hi there! Ngayong araw na to, ipagpapatuloy natin yung kwentuhan natin last time tungkol nga sa journey ko nung final interview ko. Merong 40 plus questions na tinanong sa akin at shinare ko na sa first two parts itong video yung questions 1 to 20. Kaya ngayon, pag-uusapan naman natin ang questions 21 to 30. Ibibigay ko sa inyo yung mismong tanong na tinanong sa akin, pati na rin yung mga strategies ko sa pagsagot at tips na rin para kung sakaling tanungin ka ng mga ganitong questions ay alam mo na kung ano yung isasagot mo para sure napapasa ka. Kung interesado ka sa ganitong topic, make sure to keep on watching and let's begin. Question number 21 tayo. Ang tinanong sa akin ay, why did you take the civil service exam? For context, tinanong sa akin itong tanong na to dahil nga naikwento ko sa kanila yung pagkapasa ko nga sa civil service exam last 2019. Kaya ako to nakwento sa kanila kasi nga tinanong ako ng tell me something about yourself that's not on your resume. At hindi ko nilagay itong civil service exam ko nga sa resume ko kaya ko siya nabanggit. Kaya ko siya hindi nilagay kasi feeling ko hindi naman siya applicable sa job na ina-applyan ko kasi pang gobyerno na position lang naman to at yung ina-applyan ko ay pang international ng company. Ang pinakadahilan ko talaga kung bakit ako nag-take na civil service exam is that ito atin-atin lang to. Pero yung dahilan talaga kung bakit nag-take ako ng civil service exam ay dahil ayoko mag-take ng board exam para sa civil engineering. Aha. Kasi hirap na hirap talaga ako pagdating sa engineering. Kaya ang ginawa ko, tinapos ko lang yung course na yun, graduate lang ako. Tapos sinabi ko sa sarili ko na pagkatapos nun, ayoko na talaga, hindi na ako mag-take ng board exam. Kaya until now, hindi pa rin ako nag-take ng board exam na siyempre, sana gawin ko pa rin in the future kasi karamihan sa mga kaibigan ko ay magdi-take ng board exam this year. Ang sinagot ko na lang doon sa interviewer is that yung sister ko kasi that time ay magdi-take din ng civil service exam at gusto ko siyang samahan sa pag-take niya ng exam. So, sabay kaming nagre-review that time. Siyempre, sabay din kaming umalis nung pupunta na kami sa testing venue. Although, magkaiba kami ng testing venue kasi nga magkaiba kami ng araw ng pag-file. Ako, mag-isa lang naman ako nag-file nung time na yon. Yung nag-interview pala sa akin, kaya pala niya tinatanong yon ay dahil nag-take din siya ng civil service exam at niyaya lang din siya ng friend niya. At mula noon, hindi niya na nagamit yung eligibility niya. So, parang nakaka-relate siya sa akin. May follow-up question siya sa akin. Ang tanong niya sa akin is that, bakit daw ako nag-take ng civil service exam kung hindi ko naman ito gagamitin? Ang sinagot ko naman doon is that, may YouTube channel po kasi ako and doon ko sinishare yung mga ideas na and experiences ko na nakatulong sa akin. Naging dahilan naman yon para matulungan yung ibang tao na gustong makapasok sa gobyerno. Hindi ko na sinabi sa kanila na nagkaroon din ako ng experience sa pagtatrabaho sa gobyerno dahil maikling panahon lang din naman yon at hindi naman ako na-regularize. Question number 22 tayo. Ang tinanong niya sa akin is, what is your biggest learning from VXI? Ito yung tanong na hindi ko in-expect, pero kung kayo ay meron ng job experience, then most likely tanong to sa inyo. Ang sinabi ko lang sa kanila, ang pinakal learnings ko talaga sa VXI is that para ma-promote ka, hindi lang dapat magaling ka sa process, hindi lang dapat ikaw yung palaging top agent, hindi lang dapat palagi kang present, kailangan meron ka ding leadership skills, tsaka kailangan marunong ka ring makisama sa ibang tao. Yun kasi yung leadership skills, tsaka yung pakikisama sa ibang tao, yung medyo hirap ako dahil nga introvert ako, hindi ako sanay makipagkaibigan or makipag-initiate ng conversation sa ibang tao. And at the same time, masyado akong malambot, masyadong mabait, na parang hindi ako igagalang ng mga hahawakan kong tao dahil nga sa masyado tayong mabait, kumbaga. Pero of course, may mga boss din naman na masyadong mabait din and things like that. Pero yun yung biggest learnings ko kasi nag-share ako ng example. Meron akong ka-team that time na 10 months pa lang siya sa company namin pero na-promote na siya as team leader. Although she is older than me, nasa 30s na siya and at the same time, teacher din siya previously. So, I think marunong siyang mag-handle talaga ng tao at kaya niya rin mag-perform. So, ikaw, kapag tinanong ka ng ganitong question, ang masasuggest ko na lang is i-share mo sa kanila kung ano yung pinaka natutunan mo sa journey mo sa pagtatrabaho. Kung ito ay technical skills, then pwede mong i-share yan. Kung people skills, pwede mo na i-share lahat ng positive sides
na pwede mo i-contribute, go ahead and do that. Pero mamili ka ng pinaka, the best sa lahat ng yon at yun yung ibato mo sa interviewer mo. Question number 23, what is your biggest contribution to VXI? Sabi ko, oh my goodness, itong tanong na to, hindi ko rin siya ina-expect na itatanong sa akin. Pero nag-isip na lang ako ng time na nakatulong ako sa company. So, ito yung time na munti ka nang mag-close yung account namin. Nasa red alert kami. At kapag hindi kami pumasa that month or that fiscal, then mag-close yung account. Hindi lang ako mawawala ng trabaho, kundi lahat ng tao sa production floor na nasa billing department, kasama din yung mga team leaders, operations manager, mga ganon. Kaya, grabe talaga yung pressure that time. Pero good thing, naipasa namin yung month na yon, hindi nag-close yung account. And at the same time, natag ako that time as top agent. Top 2 lang naman ako, but still top agent pa rin yun. Kaya natutuwa ako. Yun yung sinabi ko na yun yung biggest contribution ko sa company. In case meron ka ng work experience previously, tapos tinanong ka ng ganitong tanong, isipin mo kung ano yung moment na nagpasalamat ng sobra-sobra sa'yo yung mga bosses mo. Pwedeng as simple as hindi ka pala absent or for like buong taon never ka umabsent, isang malaking contribution yan sa company dahil ikaw ay masipag, effective, and efficient. Question number 24. What are your metrics in VXI? Itong tanong na to, medyo nagulat ako. At saka medyo nangangalawang na rin yung isip ko kasi 7 months na rin mula nung hindi ako nag-work sa VXI. Kaya parang hindi ko na maalala lahat ng mga metrics na ginagawa namin before. Pero yung mga sinabi ko lang talaga is yung mga essential like yung satisfaction survey or rating, yung average handling time, yung attendance, yung first call resolution, lahat ng yon, pati yung mga sales percentage or sales quota, yun yung mga pinagsasabi ko doon. And yung iba, hindi ko na talaga maalala. So, yun na lang. Doon na lang ako nag-focus. Ikaw, kung sakaling call center agent ka rin previously, there is a possibility na itanong din sa'yo itong mga tanong na to. Kaya make sure na dapat naaalala mo yung mga yun by heart para naman pag tinanong ka, hindi ka matatameme. Question number 25. Ang tinanong sa akin is, which of those is the least important and the most important? So, base sa mga metrics na pinagbibigay ko, alin doon ang pinaka-importante at alin ang hindi ganun ka-importante? Ang pinaka-binigay kong importante ay yung survey. Kasi yun naman talaga yung pinaka-habol sa amin ng client dati na kailangan maipasa namin yung fiscal na yon ng double digits, otherwise may mangyayari na hindi kagandahan sa account namin. Kaya yun yung pinaka naisip ko, not knowing na yung company pala namin ay walang survey. So, it's okay, at least sinabi ko yun na yun yung mahalaga. And at the same time, yung attendance na rin kasi hindi namin makukuha yung mga incentives namin kung pala absent kami. And then yung least important para sa akin ay yung first call resolution kasi parang wala ka ng control doon. Ang first call resolution, define ko pa sa kanila kung ano bang ibig sabihin nun. Sa amin kasi sa VXI, kailangan ang customer ay hindi tumawag sa loob ng 7 days. Kasi kapag tumawag ulit si customer sa loob ng 7 days, may hit yung FCR namin, bababa ng todo. At para sa akin, hindi natin makokontrol yon kasi halimbawa, merong tatlong services si customer sa atin like cable, internet, and telephone. Tapos, na-fix na yung issue sa internet service niya. Tapos, biglang nagloko yung telephone niya. Edi, tatawag ulit siya, di ba? Hindi naman natin makokontrol yon. Kaya, yun yung sinabi kong least important. Pero, yun yung pinaka nag-struggle talaga ako kasi most of the time, tumatawag ulit yung customer. Ikaw naman, kapag tinanong ka ng ganito yung question, ang masasuggest ko is piliin mo na lang kung ano sa tingin mo yung pinaka-pinahahalagahan sa production floor sa inyo or ng mga managers ninyo. Lahat naman sila importante, pero alin doon ang pinaka-importante at saka alin doon ang pinagtutuunan ng pansin pero hindi naman ganun ka-importante. Number 26 na tayo. Sa number 26, iba na yung interviewer ko. Hindi ko alam na yung interviewer ko dito ay yun pala yung magiging manager ko or magiging boss ko. Kaya na-amaze ako nung nalaman ko na siya pala yung magiging manager ko kasi hindi halata. Akala ko talaga yung unang nag-interview sa akin, yun yung magiging head ko kasi nga ang dami niyang tinanong sa akin. 16 questions yung tinanong niya sa akin. So ang dami nun, di ba? What was your most challenging task when you were working in VXI? So sa account ko, ano daw yung pinaka-nahirapan akong task? At shinare ko honestly kung saan part ako nahirapan. Yun yung time na kailangan naming magbenta ng cellphones sa
customer ng at least 5 lines sa isang buwan. Otherwise, magkakaroon kami ng parang memo or something like disciplinary action or things like that. I don't recall anymore. Pero yun yung context. Medyo challenging yun para sa akin. In-explain ko kung bakit. Kasi yung ino-offera namin ng cellphone service ay meron ng existing cellphones. Tapos most of the time, mga loyal customers sila galing sa ibang companies like AT&T and Verizon. Tapos pag sinabi mong loyal customer, as in 30, 20, 25 years na silang loyal sa company nila. So parang ang hirap namang pilitin na mag-switch sila sa atin. Kaya yun yung medyo challenging doon. Pero at the same time, binawi ko siya in a way na sinabi ko na tinutulungan naman kami ng company namin kung paano namin ma-overcome o malulusutan yung mga ganong struggles. And at the same time, nakabenta pa rin naman ako ng 5 lines that time. Kasi nga, sa isang household, for example, na pa-oo mo si customer na kumuha ng cellphone service sa inyo, tapos 5 sila sa isang household, edi counted na yun as 5 kapag kumuha sila ng 5 cellphones sa inyo. Yun yung kagandahan naman doon. Kaya ikaw, kapag tinanong ka ng ganitong tanong, sabihin mo na lang din kung ano yung pinaka-struggle mo nung nag-work ka pa. Tapos, i-explain mo kung bakit ka nag-struggle. And at the same time, huwag kang mag-i-end doon. Kailangan sabihin mo rin kung ano yung mga ginagawa nyo para hindi ka ganun mag-struggle. At ano yung mga ginagawa mo personally para hindi ka ganun mag-struggle. At ano yung mga naging outcome noon. Question number 26 na tayo. How do you handle multitasking? Tinanong na to sa akin nung isang interviewer, pero in-explain ko pa din kung paano ko makakapag-multitask ng effectively. Kaya pala ito tinatanong sa akin dahil nga kailangan ko mag-multitask sa current job ko. In-explain ko na, eto nga, dalawa yung computer na ginagamit namin. Tapos inside that computer, marami pang tools and applications na ginagamit namin. Na habang nakikipag-usap ka sa customer, iniintindi mo siya, sumasagot ka, tinatype mo kung ano yung sinasabi niya, tinutulungan mo siya, pinaprocess mo kung ano yung kailangan i-process, nag-document ka sa account, gumagawa ka ng email, things like that. So, kailangan mo talagang marunong mag-multitask. So, ang ginawa ko, in-explain ko lang yung mga pinagagawa ko sa previous company ko. Naging effective ako sa trabaho ko kahit nag-multitask ako. Kasi yun yung kailangan nilang marinig sa inyo. Kapag tinanong kayo ng ganitong tanong, asahan ninyo na yung magiging role nyo ay kailangan marunong kayong mag-multitask. Kaya, magbigay kayo ng example kung saan nag-multitask kayo. Kung wala ka pang experience, maaaring sabihin mo na marunong kang multitask dahil napagsasabay mo yung pag-aaral at pagiging working student. Napagsasabay mo yung pag-aaral ng academics tsaka ng extracurricular activities. Mga ganon. Question number 28. Tinanong ako kung ano ba yung aking decision-making skills. Binigyan ako ng situation. As an agent daw ba sa previous company ko, binigyan ba ako ng karapatan ng aking mga boss na mag-desisyon sa isang importanteng bagay? Sinabi ko sa nag-interview sa akin na as an agent, hindi ako binibigyan ng karapatang mag-decide kasi pinag-uusapan muna yon ang mga boss. Pero kapag na-finalize na nila yung pag-uusap, doon nila sasabihin sa amin yung mga gagawin. Tapos doon sila manghihingi ng feedback, ng advice, ng suggestion, ng opinion. At sa mga panahong yan, doon ako nagbibigay ng suggestions and opinions ko. Para magustuhan niya naman yung sagot ko na yon. Kapag tinanong ka ng ganitong tanong, make sure then na sabihin mo kung ano ba yung processes niyo sa company niyo. Inaalaw ba kayong mag-decide sa isang importanteng bagay? Kung hindi, ano yung ginagawa instead of doing so? Ang question number 29, ito yung mga common questions dahil nga work from home setup ako. Sabi niya, ready ka ba na mag-work from home? Meron ka bang backup internet? Meron ka ba laptop na magagamit? Meron bang mga power outage dyan sa inyo? Ano yung speed test mo? Ganyan. Yung mga tinanong sa akin. So, parang iisang question na lang natin yan. Ang kagandahan dito sa company ko is that sila yung nagpo-provide ng laptop and at the same time, meron kaming allowance ng work from home allowance na tinatawag na yung ginagamit ko sa pagbayad ng internet namin. And at the same time, sinabi ko syempre sa kanila na meron kaming pocket wifi na pwede gamitin in case hindi gumana yung wifi namin, tsaka meron din kaming data na pwedeng gamitin in case nagkaroon ng problema sa pocket wifi tsaka sa mismong wired connection namin. Tapos, pagdating naman sa speed test,
pinag-speed test niya ako ng real time. Hindi niya naman pinakita yung screen ko talaga, pero pinag-speed test niya. Kapag ikaw yung tinanong na ganitong tanong, I highly recommend na sabihin mong yes, may backup ka, yes, may laptop ka, kahit wala. Kasi may possibility na hindi ka nila tanggapin kapag wala ka ng mga ganitong essentials. Kasi diba, nagagawa naman ng paraan in case na wala pa. Kesa naman maging honest ka, tapos hindi ka nakapasa. 30 na tayo. Last na question na to para sa video natin ngayon. Make sure to stay tuned sa part 4 and last part ng video dahil yung question number 40 sa akin ay kakaiba. Char, i-share ko sa inyo ano yun dahil hindi ko talaga siya in-expect at all. Yung question number 30 ay, what is your salary expectations? Yon, before kasi ng final interview, ay brief na ako ng HR kung magkano yung maximum offer nila sa company na to sa specific position na meron ako. Kaya sinabi ko sa kanila na ganitong amount yung in-offer sa akin. Kung ito yung maximum na pwede niyong ibigay, then okay na sa akin yon. Kaya ayun, di na sila nag-follow-up question kasi yun na yung galing sa mismong HR. Tsaka kayo, kapag tinanong kayo ng ganitong tanong, make sure na nag-research kayo. Make sure na yung offer sa inyo ay medyo mataas naman or mas mataas kaysa sa compensation nyo before. Makipag-negotiate kayo, lalong-lalo na kapag may experience na kayo. Hindi ko na sasabihin yung figure ng salary ko kasi confidential po. Charing. Yun na lang po muna ngayon. Abangan nyo po yung last part ng ating video. At sana po may natutunan kayo sa topic natin ngayon. Make sure to comment naman kung meron kayong mga tanong, kung ano yung mga naiisip nyo tungkol sa mga questions na to, kung meron ba kayong na-encounter na ganitong tanong din. So yes, I'll see you guys next time. Bye!